concatenate and concat na function sa Excel, may pagkakaiba nga ba? Tignan natin. Ayan mga kautak, sa video po na to is ituturo natin kung paano gamitin or ano yung function ng concatenate at yung function ng concat sa Excel. Ayan po, para doon sa mga beginner nating kautak, no? Pa hindi pa nila alam. At yung mga medyo alam na yung concatenate, no? At nag-type kayo ng concatenate ng ganyan, ayan mga kautak, kung mapapansin nyo, meron din ditong concat, no? At na-curious ba kayo kung anong pagkakaiba nito sa concatenate? So, i-discuss din natin yan dito sa ating video. Ayan. So, start na tayo mga kautak. So, konting introduction lang para sa ating mga viewers na beginner lang sa Excel, no? Hindi pa nila alam yung concatenate. Ayan. So, ang concatenate po at yung concat na function sa Excel is mga function sa Excel na ginagamit kapag may mga data kayo na gustong pagdugtungin, no? Regardless kung nasa cell siya or gusto nyong dugtungan ng specific na mga salita or text or word, no? Ayan, so start na po tayo. Dito na muna tayo sa concatenate, no? Napakasikat ng function na to. Ayan, so dito meron akong blanco. Ang output natin is gagawan natin ng email itong mga tao na ito. Ayan, so simple lang naman. Ang need lang is Iliha, yung for example, iliha.gmail.com. Ayan, so medyo time consuming siya kung itatype nyo isa-isa yan. So, napaka-useful ng concatenate at concat na function. Ayan, so dito muna tayo sa concatenate mga kautak. Ayan, type ko yung concatenate. Ayan, so dito una is yung text mga kautak. So, dito sa concatenate, pwede na natin i-highlight lahat ng data na gusto nyong dagdagan ng specific na text. Ayan yung, ano, yung advantage ng concatenate. So, pag na-highlight nyo na po yung specific na mga data, no? So, pwede nyo nang ikama. Ayan mga kautak, lagyan ng kama. Ikama. Lagyan ng kama. Ayan. And then, after nyan, dito sa text 2, yung mga susunod is kung ano yung mga gusto nyong ilagay o dugtong dito sa mga data natin. No, sa akin, lalagyan natin ng .gmail.com. So, dito mga kautak, lagyan ko muna ng dito yung buong text ng .gmail.com. No? So, ang lalagyan nyo lang ng open quotation mga kautak, no? Para sa mga beginner, ayan, .gmail.com, no? Malagay ang open and close quotation kapag mismo kayo yung nag-type nung data or yung gusto nyong idugtong na text. Ayan. So, after nyan, kung yan lang ilalagay nyo, enter nyo na and then boom. So, lahat ng hinighlight natin is magkakaroon na .gmail.com. So, yun po ang napakagandang function ng concatenate. So, delete ko po muna to kasi turo ko sa inyo na pwedeng hindi rin kayo yung mag-type or may specific na text sa isang cell na gusto nyong idugtong dun sa mga data nyo. For example, ayan. So, lagay ulit natin or delete muna natin to. Ayan. Equals, ayan mga kautak, concatenate, ayan. And then, highlight din natin ito mga kautak. So, dito, kung makita nyo, inanda ko na rin yung mga cell na merong specific na word, ayan. So, dito, kung nandoon na sa cell yung mga specific na word, hindi nyo na kailangan lagyan ng open and close quotation. Ang gagawin nyo lang mga kautak, click nyo lang yan, ayan, then comma, ayan, and then comma, and then, ayan, kasi gmail, di ba, dot, ayan, pwedeng ilitin, ayan, and then comma, dot com, ayan. So, yan yung concept naman pag nasa cell. So, after nyan, pwede nyo na i-close parenthesis. Pag in-enter nyo, ayan, same output lang din, ayan. So, ang dito naman, gawa naman natin, no, kung pwede rin mga kautak, yung
meron namang part na na-cell, tapos may part naman na itatype kayo. So, dito yung com, itype na lang natin. So, pag may, kayo mismo yung nag-type, tandaan nyo, laging lagyan ng open and close quotation yan. Com, and then, ayan. Then, close parenthesis, and then enter. So, same output. So, yun po ang basic na paano gamitin ang concatenate at yung concat din, no? Ganun din po. So, move na tayo kay concat, mga kautak. Tingnan natin yung pagkakaibig niya kay concatenate. Ayan. So, dito, lagay din natin yung, ito naman yung concat. Ayan. And then, open parenthesis. Tapos, ilagay niyo yung range, no? O yung range ng lalagyan natin ng .gmail.com. So, dito, hindi ko na iali yung mga cell, no? Type na lang, mag-type ng .gmail.com. And then, ayan, then, oh, close parenthesis, and then, enter, ito ang magiging output. Ayan. So, ang concat naman po, no, kung maano nyo sa pagkakaiba ng concatenate, ang concat function po sa Excel is yung range na ni-highlight nyo, no, is lahat yun is pagsasamahin niya. No, hindi katulad sa concatenate, na lahat ng cell na hinighlight nyo is lalagyan niya ng ano ng dinugtong nyo na text, no? Dito is lahat ng hinighlight nyo is magsasama rin. Ayan po. So hanggang ang magandang gawin dito sa concat is ganito, mga kapautak. Itong yan, ayan, and then lagyan nyo ng .gmail.com, ayan, then close parenthesis. Ayan, and then, enter, sa kanyo ngayon, i-copy, no? Ayan, so, ganun gamitin ng concat. Hindi nyo pwedeng i-highlight kung gusto nyo lagyan isa-isa yan ng gmail.com. Ayan, so, yun po ang concept or kung paano gamitin ang concat at concatenate at ano po ang pagkakaiba netong dalawa. Diba po, napakasimple. Sana natutunan nyo yun at sana po makatulong sa inyo. Use your brain. Maraming salamat.